Dahil wala nga akong karapatan, binabali wala niyo ako. Baka magkaroon ako ng halaga pag hinanap niyo na ako. Yung sinasabi na meron kang pera pero hindi ka naman masaya. Yun ang mahirap. Ngayon naranasan ko na. Warant na naman yan, ha? Kumusta, Sir Alan? Hello. May ka bang nilisag yan? Wala. Wala. Ano ba, araw, ano ba merong may araw sa? Wala naman. Birthday ko kasi ng asin ko eh. Ito November 5? Oo. Ah, kaya. Siguro gusto na natin siya. Andre, mauna siyang bumati. Ano? Siguro. Sige po. Ikaw mag-open ito. Kano ito sa loob. Surprise! But sorry pa. I'm sorry. Diba? Yan. But hindi happy birthday, sorry pala. Surprise! Ayun sa camera, sir. Ayun sa camera. But I'm sorry, nakalagay. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Bakit I'm sorry? Hindi ko alam kung bakit I'm sorry nakalagay dito eh. Okay. Hindi ko kasi birthday eh. Hindi ka birthday, pero sa yung birthday mo sa November pa. November 5 pa. Okay. Eh, naalis kasi kami. Mm-hmm. Sa A1, eh, baka di namin ma-celebrate kasi nung andito. Dito, sa Bulacan. So, kaya pinaagas siguro. Mag-travel, abroad? Oo. Nice! Lahat kasi kami. Wow. Lahat kayo. Mm. Oh, but I'm sorry sir, nakalagay na sa banner. Hindi ko alam eh. Siguro meron kaming hindi pagkakaunawaan lang kaya. Hindi pagkakaunawaan, sir. Pero ano ba sir, ngayon birthday mo? Ito kami pumunta. Wow, sa Japan. Napakalala mo kami, sir. Tanda mo na ba kami sa sino kami? Nakalipas mga 3 years. 3 years ago ba? Oo. Kami po ang BFC Flowers and Gift at andito kami para ibigay napaka-special na surprise sa'yo ng ating sender. At, and then, I'm sorry. Ano yung mga surprise niya? Cake? Ferrero chocolate? Nami-miss ka na lang yung surprise ng ating sender. Ferrero chocolate. And si Teddy Bear. Nagulat niya ako kay Mami. Sabi ko, ay, si Sir Alan, si surprise ulit natin. May mga laro, ano yung mga ano po? Na... Apo ka muna sir, business. Konting interview lang. Anong masasabi mo to surprise kami, ma'am? Nagulat ako. Kagising ko lang eh. Hindi ko naman alam na ganun eh. Kala ako, happy birthday na naman. Opo. Ah, kasama na rin sir yun. Ah. Oo, yung pagbati ng kanyang ano. Advance happy, happy birthday. Mm. Yan. So, ay ngayon, ano ba yung pinaka-wish mo ngayong birthday mo? Wala, maging healthy lang kami lahat. Okay na sa akin yun. Mm-hmm. Kasi yung kasi yung lakas. Nung bawat isa pagka ano, pagka may sakit kasi parang mahina na yung... At saka siyempre tuloy-tuloy yung pagiging ano nyo po ano, maraming blessing na dumarating, successful po. At ano sana po. Magtagal pa kami, maging matibay yung relasyon namin, yun lang. Mukhang ano ba sa'yo, may pinagaling. Siyempre, lahat naman tao dumadaan sa ganyan. Yes po. Eh, kailangan lang talaga ng ano, magkaintindihan talaga. Correct. Minsan hindi, may hindi pagkakaunawaan sa ano. Pero pili ko, sir, yan na mitiba yung ano. Sige po, go ahead. About sa... Yung mga ganyan, yung mga problema, eh, talagang pag hindi mo inarap, hindi masusolusyon. Yeah, I'm sorry pala pag-gising ko dito. I'm sorry, sir, nakalagay sa bagay niya. Yan, yeah, sabasahin ko. Bago yun, ah. Oo nga eh. Nagulat nga ako kay ma'am eh. Sabi ko, ay, this time pala hindi birthday. Pero alam ko, parang ano nga, di ba? Masabi ka, parang feeling ko November ka na sa New Year's. Di ba? Ano ba sa aking message niya? Ano po? Ito yung kanyang message. Napaka-emotional at heartfelt na message ni ma'am para sa iyo. Ano po? Yan. Dear Daddy A. Day, good day. Sana nasa mabuti kang kalagayan sa oras na to. Pero magkasama kay sir dito. Uh-huh. Sa bahay.
Tapos siya, ngayon, nasa? Nasa office. Nasa office, ha? Pumapasok. Ano ikaw siya pumunta ka ng office, hindi? Minatid-sundo ko. Atid-sundo. Okay. Di good day. Sana nasa mabuting kalagayan sa oras na to. Ginawa ko ito dahil namimiss ko nang i-surprise ka. Gusto ko lang ulit sana ibalik ang sweet moments ko para sa'yo. Ikaw ang lalaki na importante sa akin. Alam ko di walang pamilya at relasyon na perpekto. Pero mas alam ko din sa sarili ko na ang pagpapahalaga at pagrespeto ko sa'yo ang makakapagbalik ng pagmamahala natin. Pero how long is your relationship? Di ba parang 16 years na? Mga 14 and a half na nun. 14 and a half. Or 15 lang din. Inaamin ko na hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Yun lang. Meron times na lagi kang galit sa akin. At meron times na super down na napagsasama natin. Meron times din na hindi tayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Di, mahirap ang paniwalaan pero sana sa 100%, kahit 20%, bukas mo pa din ang puso at isipin mo na may pagbabagong mangyayari sa asawa mo. Sa bigat ng problema na pinagdaanan natin, wala akong ibang iniisip kundi ang paano ako magsisimula sa pagbabago ko. At ito na ang simula. Muli mo sanang mapagbigyang buksan ang puso mo para makapasok pa dyan. Alam ko hindi madali na paniwalaan ako dahil sabi mo nga paulit-ulit na naman. But, hindi na ako kikibo or iimik. Sabi nga, di ba, action speaks louder than words. Sa puntong ito ay wala akong hinahangad kundi ang buong pusong pagtanggap at magpapatawad mo sa akin, sa amin ng mga bata. Pili na po ba yung babies niya, sir? Bali, dalawa yung sa akin. Dalawa? Sa akin yung tatlo sa... Tatlo. Magkakasama dito sa isang bahay or... Okay. Araw-araw ko ilalagay sa isipan ko na pagsabihan sila at pangaralan sila. Ayaw ko ng watak-watak na pamilya. Gusto ko mabuo pa din tayo. Kaya sana, tanggapin mo pa ako ng maluwag sa puso mo. Pakawalan natin ang galit at sugat ng mga nakaraan. At muling sumubok na mahalin natin ang ating pamilya. Huwag mong itapon ang 16 years na hinarap natin na magkahawa kamay ang lahat ng problema at pagsubok. Last note for you, D. Tama na sila. Kami naman. Tayo naman ang mga anak mo. Mahal na mahal kita, Daddy A. Advance happy, happy birthday, love. And peace be with you. Mami B. Mama B. Kailan ko ka-shirt ko? Ang hindi niyo pagkakaunawaan. Matagal na ba? Bali, dumating kasi sa point na parang baliwala kasi ako dito sa bahay. Parang nagkaroon kami ng problema. Yung parang sabi ko, hindi na masaya, ganun. Mm-mm. Kasi hindi ko na sila pinakailaman. Wala na akong ano sa kanila. Mahal ko naman sila eh. Kaya lang, kung hindi niyo ako kayang pakailaman, hindi ko rin kayo papakailaman. Parang ganun. Hanggang sa yun. Parang dumating sa point na parang sige, hayaan ko na lang kayo. Kasi hindi rin naman ako pinapakinggan ng mga bata eh. Pero mahal ko naman sila. Ayoko lang sila pakailaman. Pero mga maliliit pa tatlo siya. Hindi, may tatlo yan sa una na malalaki na. Malalaki na. Malalaga na, 18. Opo. Yun, parang hindi sila marunong sumunod. Siguro minsan sir, yung communication siguro, yung pag-uusap, medyo... Hindi, kasi binusog ko naman ng pangaral yun eh. Mm-hmm. Hanggang sa, siyempre, mga binata na matitigas na ako, no? Mm-hmm. Pagka hindi ko kasi tinanggap yung pagiging mapusok nila sa lahat ng bagay,
ako din mahirapan. Kaya hindi ko lang pinapansin. Ikaw, bahala ka kayo kung anong gusto ko. Siyempre, mahirap naman na kailan mo mga binata na baka. Correct. Pero siyempre, ikaw as ano po, ano po. Sa akin naman din sila lumaki. Opo, totoo mo. Diba, as estepado siya. Ayun, ano nangyari siyempre, kasi. Siyempre, yung magulang, siyempre, bilang magulang ka, inaano nila yung, parang na-spoil ba? Parang, ano. Sabi ko, ba't kailangan mong umuus sa kanila nang hindi ko nalalaman? Parang ganun, yun, doon ako nabaliwala nun. Mm-hmm. Parang ayun na yun yung pakiramdam mo sa'yo. Mm-hmm. Ano po? Kasi pinapayagan niyang si ano, gato. Tapos, bibili mo lang kung ano-ano. Hindi ka naman sinasabi sa akin. Okay. Okay. Parang nawala na ako ng karapatan nun. Kaya medyo, lagi na lang ganun, sabi ko. Mm-hmm. Kaya ano sinabi mo sa kanya yan? Nag-uusap naman kayo rin? Oo, nag-uusap naman na kami yan. Kasi kung hindi kami nag-uusap niya, baka wala na ako dito. Mm-hmm. Eh, siyempre. Pero nag-ano pa rin ako, sabi mo, wala, pati bahay na ang relasyon namin. Oo, oh, kasi siyempre, yung namin yung pinagdaanan, sir, di ba? Parang, mm-hmm. Siyempre, nanghihinayang din si mama na po. At nanghihinayang ka din po, sir. Marami na kayong, ano eh, hinarap na problema, struggles eh, mm-hmm. Na mag-asawa. Mm-hmm. Di ba? So, kumbaga, baka naman nagkakaroon lang, sir, na miscommunication or misunderstanding or... Hindi, kasi ako... Lagi naman ako sa nasa pangaral na ano, lagi naman ako nasa linya na tama eh. Ngayon, nung naging ganyan na sila, naging ano na lang ako, yung parang ghost na lang ako sa kanila. Na, sige, bahala kayo dyan, hindi ko na kayo papakailaman, ayun nyo naman makinagiging, parang ganun. Pero huwag ka talaga yun, sir, di ba sa birthday mo, mag-banding pa kayo? Oo, oh, matagal na kasi nakabook yan eh. Bali, February pa lang ata. Pero dito sir, mukhang magkakaayos naman kayo dito na kayo sa loob. Kasi hindi ako nagpapakita ng ano yun. Ng galit. Yung galit kasi hindi ko pinapakita yun. Kasi hindi ako magagalit, hindi ako nananakit. Kaya mas maganda pa rin sir yung sinasabi mo. Di ba? Yun nga eh. Nawawalan nga ako ng kakampi. Kumbaga parang... Eh total, wala ka naman... Wala ka naman pakialam eh. Hindi... Wala na naman mapagsabihan kasi hindi ka naman makikinig. Kaya sinasarili ko na lang. Ayun, medyo mahirap din kasi... Pero sir, siyempre kinukonsider mo pa rin maayos ang pamilya. Maayos ang pamilya mo pa, ano po? Mm-hmm. Siyempre, kasi ayoko rin naman din ng broken family. Kawawa naman ang anak ko. Totoo. Ano po? And so, sana ang sabi kayo, okay po yun, katulad ni mama, pero nage-effort siya. Banding pa rin kami, kumbaga parang, hindi ko naman sila, nga ano. Mm-mm. Ba, siyempre, pinapatibi pa rin namin, gusto namin na may banding. Correct. Mm-hmm. Para kung magkaroon mo open forum, magkakasama kami. Yes, yes. Eh, kung di mama kayo, at least, nasabi ko yung, ano. Mm-hmm. Pagkatapos yan, Korea ata kami pagkatapos. Oh, nice. Hindi pa makayo pala kayo schedule sa ano po. December naman yun. And soon, siguro yan sa mga ganyan, baka kulang din itong ganyan. Kailan makayo din nag-travel na magkakasama? Kailan lang din yan eh. Mukhang more in travels na pala kayo, sir. Ano? Marami ng beses. Correct. Bago natin sir, ituloy-tuloy ang pagbibigay mensahe kay wife. Eh, kantaan mo na kita ng happy, happy birthday. Kasi mag-birthday ka na mga November 5. O, tara, kantaan natin sa dati ng happy, happy birthday. Oh, kanta natin sa dati na happy, happy birthday. Oh. Debbie, katama daw ako. Kanta ka, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, wish ka muna bago blow candle para sa ipang birthday and blessing. Thank you.
Yay! Ito nakalagay sa cake. Let's strengthen our love and family. Diba napakasitang message nila. After nito sir, anong nilook forward mo pa sa iyong family? Sa mga susunod pang tanong, mga susunod pang taong? Bukod sa binibigyan kayo ng maraming blessings sir. Basta yun lang naisip ko na may lagay sila lahat sa maayos. Yun lang naman eh. Simple lang yung makinig yung mga bata, ganun. Para kasi mahirap sa sitwasyon yung hindi sila makinig. Tapos yung time na paano sila asenso kung hindi sila makikinig. Sayang naman. Sana maging motive pa kami lalo. Kasi sabi nga niya ano, mabigat na yung pinagdadaanan namin. Pero hindi pa naman din ako sumusuko. Mabigat, sir. As in, ito sa pamilya. Gusto ko na kasi umalis dito sa bahay. Kumbaga, parang dahil wala nga akong karapatan, binabaliwala niyo ako. Baka magkaroon ako ng halaga pag hinanap niyo na ako. Hanggang sa di pa rin ako sumuko, stay pa rin ako. Hindi ako sumasabi kumain. Ah, pero medyo mahirap naman. Kasi pag mag-uusap kami, parang wala naman ako sinisisi sa mga lahat ng bagay. Parang na nag-uusap kami, di na kami magkaintindihan. Yung sarili niya na isipin niya. Siyempre, pumprotektahan niya, anak niya, ganun. Ganta, siyempre, ako gabay lang naman eh. Yun, gabay lang. Munti ka na kami magkaiwalay dahil din sa ganyan. Kailan na ito nangyari sir? Years ago or months ago? Months lang, months. Kasi kaya sa message nga ni ma'am eh, mukhang medyo talagang... Eh sabi ko, sabi niya... On the rocks naman yung inyong pagsasama. Oo. Nanginayang din naman kasi ko. Sabi ko, sayang naman kung hindi namin na... Yung siyempre yung binuunong pamilya, ano po? Saka nasa maayos naman kami. Yung sinasabi na meron kang pera pero hindi ka naman masaya. Yun na mahirap. Ngayon naranasan ko na. Kahit gano'ng karami. Sabi nila ang pera doon nakapagpasaya sa tao. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero yung kasiyahan yung hindi pala. Yun pala yung yun yung totoo na sinasabi sa akin. Yung pera ka, hindi kumpleto pamilya mo. Kaya sa tingin ni sir, saan mo yung... Mahaba na may PC ko eh. Mm-hmm. Ngayon saan makita ko silang magbago, ganun. Siyempre, kailangan ko din magpakita sa sarili ko na... Hindi nila ako pwedeng ganun eh. Pero ni minsan, hindi ako na nakit... Hindi ako na nakit kanila. Walang kibo, ganun. Nahayaan ko lang. Pag sabihin ko, pero... hindi tama yan, ganun-ganyan. Kasi ayokong dumating sa point na magkasamaan ng loob. Kasi pinaglaban ko sila lahat eh. Kaya, sorry na lang siya na sorry sa kanaro. Pero mahal ko pamilya. Siguro iwanan yung basta-basta. Ang question naman sir, mapapanantunin mo. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Nagulat ako. Kagigising ko lang. Sana, kung ayan, sincere ka, sana nga, sa edad mo na yan, na ganyan, matutunan mo yung mga bagay na kung paano mo maiayos yung una-una mga anak mo. Pagsabihan mo sila na
hindi tama yung ginagawa, yung masyadong spoil. Yun, basta ilin ko lang na maging matibay ka pa para lalong maging matibay ka sa relasyon natin. Kasi hindi rin naman ako gusto. At syempre handa ka pa rin harapin yung kinabukasan na kasama yung pamilya mo. Mm-hmm. Diba? At naraya pa kayong bubuo yung memories. Mm-hmm. Kaya, Tsaka huwag kang malulungkot, mahal pa rin kita. Hindi ko lang sinasabi. Yeah. Pero sabi nga naman, di ba? E mukhang hindi naman sir 20%, e mukhang 100%, 99%, e mukhang magiging okay naman kayo. Eh, meron kasi yung time na talagang hindi ko inaano eh. Hindi ko na-expect sa sarili ko na hindi ako namamansin. Ganun ka lang sa'yo siguro talaga. Eh, siyempre sa punta ng buhay mo ngayon, ano ba yung naramdaman mo pa sa pamilya mo? Na siyempre magkakaayos pa kayo ni wife. Magkakaayos kami, pero na, gusto na makakita ng action eh. Kasi kung magkakaayos kami, tapos ulit-ulit lang. Ulit-ulit. Ay, totoo nga nun. Hindi para akong tanga nun. Pero for sure, maiintindihan mo ni mag- kasi hindi naman kami gano'ng nag-uusap. Mm-hmm. Kaya dinaan niya siguro sa ganito. Correct. Kaya ito na yung kasi sa, ang sabi ko sa niya, ayoko na mag-uusap tayo. Kasi hindi mo tayo nagkakaintindihan eh. Ngayon, magkakausapin niya ako. Hindi mo na ako kikibo. Kasi ayoko nang diskusyonan. Mm-hmm. Ayoko nang mag-aaway na ano. Kung tayo magla ako, hindi ako may kibo. Magsalita ako na magsalita, hindi ako kay kibo. Yun lang. Ano sir, advices mo sa mga katulad nyo na may pinagadaanan ng ganito? Para sa akin, maging matibay kayo. Hindi lahat ng pabor nasa sa inyo. Meron din time na madadown din kayo sa sarili niyo, pero subukan niyo maging matibay kasi ang relasyon na ginawa mong pamilya, iyan kasi yung pinakalakas lahat ng tao. Kung wala kang pamilya, mahina ako. Yun. Basta maging, yun yung pinaka-importante sa akin, maging healthy lang talaga kami. Thank you, sir. Maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Ano po? Sige lang, t-shirt ka kasama natin. Ano po? Sir Alan. Maraming salamat sa Alan. Tapos ko na sa akin. Maraming salamat Sir Alan sa pag-share mo ng story mo po ni wife. And kami praying namin sa great. Hoping and praying namin. Magkaayos na kayo. And for sure naman magkakaayos kayo. At marami kayong, may mga babies kayo po. Sir Alan, ano na po. Ayan, so, sige sir. Pero kasi kami nag-aayos mo. Pero ba't na kayo? Meron din sa pamayo. Maraming away. Naaway niya ako. Sige, okay na. Kaya nag-aayos sorry siya. Oo. Ito naman nag-aayos sorry siya. Ano sir? Sa tingin ko eh, pinatatag ka na ng panahon siya. Pinatatag na kayo ng dalawa. Na po, ni Ma'am Beverly, ang ating mapagmahal na sender, ang mapagmahal na wife. Na po, sinubok na kayo ng panahon. Kaya, basta na itong pinagdadaan niyo, sir, malalapas kayo. Together. Sabi niyo nga, sir, basta... Nananalig naman ako lang. Opo. Sabi niyo nga, basta yung mabago yung... Siyempre, ikaw may gusto pa rin mangyari para sa kanya. Action lang kailangan. Correct. Eh, pulo, yan, marami pa naman, ano ba? Hindi pa naman late, marami pa naman panahon. Ano, sir? Kumaga, take your time para mabago lahat. Siyempre. Yes. So, marami... Hindi ako nagmamadali. Correct. Ano po, sir? Hindi naman preparing... Madali na ito. Bago ka na ngayon. Correct. Kinabukasan bago na lahat. Ano po? Ay, siyempre, pray din siya. Ano. Lagi naman ako nang... Yes. So, maraming salamat po sa ating sender all the way ay... Si Ma'am Beverly na nasa Manolos na yun naman ata. Ano po? Sa office lang naman po. Maraming salamat Ma'am Beverly for trusting BFC Flowers and Gifts para ma-surprise natin ang iminamahal na husband. Si Mr. Alan mula dito sa Manolos, Bulacan. Maraming salamat Sir Alan. Happy birthday advance.
Enjoy mo yung regalo, surprise ni ma'am. And enjoy nyo rin, happy trip din sa susunod na. Ay, sa inyong na-repeat na travel, ano po. Maraming salamat, sir. Pakaika naman.